pag-usapan natin ang carnapping. Recently, ang guest natin, a regional director ng Highway Patrol Group. Meron tayong bagong batas, yung Republic Act 10883 or yung New Carnapping Law of 2016. At ang definition ng motor vehicle under the new law is any vehicle propelled by power other than muscular power, meaning hindi galing sa human being. At ito ay gumagamit ng public roads or highways. Note that ang definition na yan ay hindi kasama ang mga machineries used for agricultural purposes. So, yung mga tractor, mga rollers, trolley cars, street sweepers, sprinklers, lawn mowers, bulldozers, hindi mo pwedeng karnapin under the said law. And ano ang mga elemento para ikaw ay ma-charge ng carnapping? Una is there should be taking of the motor vehicle. May kumuha ng motor vehicle. Yung intention is to gain. That's for profit. No? At pangatlo is yung vehicle na kinuha mo ay owned by another. And you took it without his consent. And sometimes the taking of the vehicle is by violence or intimidation, no? So dito yung mga elemento ng carnapping. At doon sa kaso ng People versus Garcia and Bernabe, ang sabi ng Korte Suprema, pag kinuha mo yung vehicle, it does not matter if you took it from the owner or from the possessor. So kahit driver lang ang pinagkuhanan mo ng vehicle by force, then that is still carnapping. Hindi kailangan na owner ang pag-take ng vehicle forcibly. And ang penalty dito, pag walang violence or intimidation, 20 years. Pag merong violence or intimidation, 30 to 40 years. Pag namatay o na-rape yung pasahero, 30 to 40 years. And dito, pag ikaw ay nagtago, so meron tayong crime na concealment of carnapping, you can also be punished from 6 years to 12 years. So pag pinakiusap ng kapitbahay mo na itago ang isang carnap vehicle, baka madimanda ka ng concealment of a carnap vehicle. So syempre bailable yan, although 40 years usually hindi bailable. If you can prove that the evidence is weak, then you can apply for bail. Ngayon, yung mga nagsusumbong ng carnap vehicles ay merong reward under the new law. Pag alam mo na ang isang tao ay in possession of a carnap vehicle, you report it to the authorities and you claim a reward which shall be the value of the motor vehicle that was carnap. Of course, yung tip mo, yung informer's tip mo should be lead to the recovery of the motor vehicle.